Hi mga kapits, good morning. No? So, ito na yung araw na kukunin natin yung ano ko, resensyo ko sa city at sa MTP. Dahil nga, di ba, nahuli ako ng MTP. No? So, ito yung continuation niya. No? So, ang oras niya, mga 6:45. So, punta tayo ng city ngayon para kunin yun. Sasabay na rin tayo. Sasabay na rin natin ihatid si Mrs. Pagkakas sa office. So, yun mga kapit, samahan nyo ako na kuhanin yung resensya ko. Tingnan natin kung gano'ng katagal yung work. Mabilis lang ba o matagal yung pagkuha ng resensya. So, yun mga kapit. So, sa mga team kapits or yung hindi pa ka-member ng team kapits, huwag nyo kakalimutan, mag-subscribe na kayo. Click nyo lang subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin yung mga videos. So, yun lang mga kapit. Salamat ha. So, dyan lang kayo. Stay lang tayo. So, intro na natin ha. So, ito na mga kapits, no? 7:20. Alis na tayo. Punta na tayo City Hall, no? So, samahan niyo ako mga kapits, ha? Diyan lang kayo. Salamat! Thank you.
weeks ito na nasa City Hall na tayo, no? So kukunin na natin yung lisensya natin. So start na tayo. So may mga tumitingin kasi vlogger eh. First time mag-vlog sa labas ng bahay. May sakto, may mga for healing ngayon mga kabits. A few moments later. Kapits ito, no? Nandito tayo sa pila, napakahaba. No? So, hindi ko alam kung matatapos ito ngayon. So, sobrang haba. A few moments later. So yun nga mga kapits, no, salamat at nandito ka sa channel ko. Kwento ko lang sa inyo ko yung ano yung nangyari doon sa pagpunta ko sa City Hall, yung pagkuha ko ng lisensya ko, no. So yun nga, ano ko lang sa inyo yung proseso mga kapits, no. Kung pag nahuli ka dito sa Manila, nahuli ka ng MPPB, ano ba yung magiging proseso, no? So nagpunta ako ng City Hall mga 8:30, no. So 8:30 ako nagpunta. So may akala ko maaga na ako noon, pero 6 o'clock pa lang meron ng tao doon para para kumuha. So yun nga yung 8:30 na yun kapids, inabutan ko doon, makikita niyo sa video is napakarami ng tao, ang haba ng pila nung makikita niyo sa video, no. So ang proseso kasi mga kapids, yung pagpila mo, yung pila na yun ipapasok mo ni papel mo doon sa loob. Doon ako umabot ng 8:30, nag-start ako 9:30, 10:10. So almost 2 hours din, no. So 8:30 ko na 8:30 ako nag-start na ipasok yung papel ko doon is mga 10:10 na, 10:10 o 10 AM. So yun, ganun katagal ka kids, no. So afternoon yung pag 10:10, so naipasok ko na yung papel ko mga kids. Susunod doon na proseso kapits. Tatawagin ka na, no. So yung pagtawag sa akin, umabot siya ng nag-start ng 10:10. So 12:20 ako tinawag. So 10:10, 11:10, 12:20. So 2 hours din mga kapits, no. Medyo matagal. So after nung pagtawag sa inyo kapits, babayaran mo na siya. So mayroon ng resibo, babayaran mo muna sa doon sa mga sa counter, magkaharap lang yung counter na magbibigyan mo ng papel and then yung counter na yung sa cashier. So after noon magbabayad ka doon and then papaserox mo yung resibo tapos ibabalik mo ulit doon sa releasing na. And then after noon, saglit na lang makukuha mo na. So, yun nga, mga kapids, sa akin, okay lang naman. Sa akin kasi parang mabilis lang din naman. Pero, based dun sa mga nakausap ko, medyo matagal daw. Sa ibang ibang lugar daw, is parang isang oras, dalawang oras lang, no, makukuha mo na, no. So, yun. Yun lang napansin ko. Siguro, ano na natin dahil nga bago pa lang kasi kakaupo lang ni Mayor. Possible, mga bago pa lang yung nakaupo. No? So, bigyan natin ng
daan yun, no? Pero sana mabigyan ng pansin para mapabilis pa yung ano, mapabilis pa yung proseso, no? Yung mga tao kasi naabala na to, no? So matagal yung, kung matagal yung pagkuha ng ano, abala na naman, no, yung pagkuha ng lisensya, no. And then sana ito, suggestion ko lang, napansin ko lang is walang signage dun. Kay Mayor Isko, Isko po, sana po magkaroon tayo ng ano doon, ng signage. Ang galing mo! Magkaroon ng ano eh, ng parang init ng ulo yung mga tao kasi hindi nila alam yung process eh. So sana makita doon sa labas nung cashier o doon sa tumatawag na kumpet, nakikita kung ano yung process. For example, sa LTO, no, sa galing sa LTO ganun, makikita mo ano bang process pag new license, pag ano, pag magre-renew ka lang. So sana ganun din pagdating sa City Hall, sana maglagay din tayo doon ng mga ganun, kung paano yung process step by step niya, no. So yun, yun nga, bali ang sabi doon, based doon sa mga nakakausap ko, ang matagal daw talaga is yung paghahanap ng lisensya doon sa taas. Kasi ang pagkakaintindi ko, mga kapids, no, pagkabigay mo ng papel, hahanapin na nila yung lisensya mo, no. So siguro doon nagkakaroon ng problema, no, sa siguro dahil nga bago kasi, mga kapids, wala pang masyadong sistema, no. So sana magawa ni Mayor Isko po, yun. Sana magawan ni Mayor ng paraan niya, no, para mapabilis, no. Actually, ang dami nang nagagalit doon, no. And then nakita ko medyo meron din mga may nagpapalakad din, no. So yun lang, sana maano yun. And then isa pa sa mga napansin ko, sana magkaroon doon ng yung mga nangangasiwa doon, yung mga nag-aasikaso doon, sana naka-uniform. Ang galing mo! Meron ako nakita doon naka-uniform, isa lang, pero the rest parang hindi. So sana magkaroon sila, naka-uniform sila para ma-identify sila na from City Hall sila at sila yung nag-aasikaso doon, no? So para mas maganda, mas presentable, and then sana naka-ID din, no? So yun lang, for me, okay naman eh, okay pa rin. Kasi akala ko whole day ito. Pero okay naman, maghintay, no. Actually, meron tayong kilala sa City Hall, pero hindi ako humingi ng tulong kasi gusto ko malaman yung process, no. Excuse. So gusto ko malaman yung process kung paano, no. So ito nga, napansin ko dahil nga first time ko, based nga doon sa mga nakasama ko na matagal na natitikitan, matagal nang bumibiyahe. Yun nga, pagdating daw dito daw sa Manila, medyo matagal nga daw, no. So sana magawa ng paraan ni Mayor Isko yan. Isko po! Kaya ni Mayor yan, no. So yun, yun lang yung gusto ko masabi, no. Sana magawa ni Mayor to, no. Paulit-ulit na lang ako. And then yun nga, ang pabaon ko sa inyo, mga kapids, no. Since na ito na perwisyo na tayo, sana matuto na tayo, no. Ako, ang dami nagsasabi dun, no, na hindi na ako papahuli, although hindi na ako magpapahuli, ewan ko kung positive or negative, no. So meron dun, hindi na ako papahuli, nadala na ako. Meron naman dun, yung negative side niya, hindi na ako papahuli, makipagsuntukan na lang ako, para ganun naman din, maaabala lang rin ako eh. So yun lang, ang baon ko lang sa inyo, mga kapids, no, sana wag na tayong hangga't maaari sumunod tayo sa traffic rules. So para hindi tayo maabala ng ganito, no. Mapamalayo, based sa experience ko, nahuli ako without helmet, no. So number 33 o 36 code 'yan. So mapamalayo, mapamalapit 'yan. Mag-helmet na lang tayo, mga kapids, para hindi tayo maabala ng ganito, no. So yun lang, mga kapids, to. Maraming salamat. And yun nga, mga kapids, kung hindi ka pa member ng Team Kapids, subscribe ka na, no. Click mo lang subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga gagawin ko pang videos, no. So yun lang, maraming salamat, mga kapids.